Para sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel. Lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Meron tayong dalawang speaker dito, no? Yan, ito lang yung meron lang akong kunting isi-share para sa mga baguhan, ano? Mga nag-umpisa pa lang gumawa ng mga ganitong klaseng speaker. Ayan. So, meron tayong isi-share sa kanila. Dito, meron isang maliit, isang malaki. So, itong malaki na to, tinanggal natin to dahil sayad yung kanyang speaker. Ginanyan natin siya dahil nga nagtitrip off yung system ng yung unit nito. Kapag nilakasan mo, namamatay. So, nung chinek natin yung mga speaker kung anong dahilan, okay naman yung kanyang mga wiring. Dito pala, sayad pala to. Ayan. Kaya binuksan natin siya at nung mabuksan na natin, ayun yung ating nakita. So, akala ko nga nasunog yung kanyang ano, yung kanyang tinatawag na voice coil. Yung pala, hindi. Ang problema pala niya, ayan o. So, ilawan niya natin para makita. Okay. So, ayan siya. Tingnan niyo ng maigi. Ayan yung kanyang kulay puti. Ayan. Ayan yung sumasaya dito sa gitna. Ayan o. Tapos may mga dumi-dumi pa siya konti. Ayan. Dito siguro duman kung ano yung hayop na pumasok dito. Ayan yung kulay puti. Dito siya sa parang sa air cooler niya dumaan. Dito sa gitna. Ayan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng parang ganito. Kung ano, iba, ano ba yung solusyon na pumasok dyan. O anong likido yung pumasok. Tapos ayan o. Kung makita nyo talaga yung kulay puti. Ayan talaga siya o. Ito yung sumasayad. Okay. Tapos, dito sa maliit naman, may mga katanungan po kasi na kung halimbawa daw, kung gusto nilang magpalit ng cone ano, at gusto nilang baklasin yung buong diaphragm na hindi nasisira yung spider natin. Pupuy di ba raw? So, ito, ayan kung napapansin nyo, buo yung spider natin. Ang problema lang dito, yung pagtanggal. Kailangan maingat ka, hindi yung gagamit ka ng kutsilyo, yung kay mga matatalim at masyadong matutulis ng mga bagay kasi pwedeng mapunit yung spider natin. Kaya ang ginagamit natin dito ay yung plastic. Plastic yung pinangkud-kud-kud natin. Ano, ito lang yung may tama. Oh. Ayan, yung isa. Dito natin inumpisahan, pero binabad muna natin ng mga ilang minuto, kalahating oras to, nung liquid na pangpatanggal ng pandikit. Yun yung ginamit natin. Nung lumambot na siya, saka natin sinubukang sungkitin at kudkurin. Ayan o. So kung ayan, kung tingnan nyo ng maigi, walang punit. Okay? So ayan, naipakita natin na pwedeng magbaklas tayo ng buong diaphragm na hindi natin sinisira yung kanyang ano. Yung kanyang spider. So, hindi ka na mahirapang mag-sintro dahil nakasintro na yan kung ano ba yung papalitan mo. So, dito, yung pinalitan natin dito, ito lang yung kanyang surround. Tapos, yung kanyang pigtail. Dahil yung ginamit na pigtail nung gumawa nito una ay yung stranded wire lang yung ginamit niya. Ayan. Tapos, yung kanyang surround ay bago na rin yung ginamit natin. Ayan. Okay? So, mayroon pa tayong konting isi-share sa inyo para sa mga bago dahil marami din yung mga baguhan na hindi pa nakakaalam na naakala nila ay iisang uri lang yung voice coil ang ginagamit natin. Okay? So, ipapakita natin, itong voice coil natin, ito yung tinatawag na two-layer. Two-layer voice coil. So, dalawang patong lang siya. Okay, unang winding doon sa ilalim tapos pinatungan ng pangalawa. So, itong isa naman, ay pinapakita natin, kung tinan nyo ng maigi, mas makapal siya. Ito yung tinatawag na 4 layers. Ano ba yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba nilang dalawa, mas
less efficient yung ano natin, yung 4 layers natin. May mga frequencies na kayang ilabas ng 2 layers dito na hindi naman kayang palabasin dito. Tapos itong 4 layers natin ay mas mahina ng mga 2 to 3 dB kung ikumpara natin sa 2 layers na voice coil. Yun yung mga pinagkaiba nila. Okay? So saan ba madalas ginagamit to? Ginagamit to sa mga maliliit na cabinet ng subwoofer. Okay? Ginagamit siya. Yan kung mapapansin nyo, madalas na nakikita natin sa mga maliliit na mga subwoofer cabinet ay hindi ganong makakapal yung mga magnet. Okay? Hindi ganong makakapal yung mga magnet. So, kapag para makapag-produce sila ng ganong mass, ito yung ginagawa nila. Ganyan. Pinatong nila ng 4 na bases. Kasi hindi nga naman gaanong malalim eh. Kung malalim yung katulad nito, makapal yung magnet at malalim yung kung saan nakalagay yung pole tsaka yung ano, yung permanent magnet natin po, pwede. Kaso, mababaw lang siya. Ayan. Okay? So, naka-design to para sa mga subwoofer enclosure na mga maliliit lang na kahit na ganun lang siya kaliit yung enclosure ay kayang mag-produce ng ganung kalakas at ganung kababang frequency. Ayan, okay? So, kung titingnan mo siya, ano? Ayan, kung ikumpara mo itong Sony na to, ng Sony na speaker na to, ay napakataas ang wattage nito. Wala pa sa kalahati yung wattage nito. Pero kung titingnan mo yung laki ng kanyang coil na ginagamit, so mas malalaki pa yung numero nito. Kung ikukumpara mo dito sa mataas na wattage na Sony. Ayan. Okay? So, yun yung mga pinagkaiba nila. So, kasi yung iba naman gumagawa ng mga nakakita ng mga ganito at gusto nilang palitan ng voice coil at walang mahanap sa online, ang ginagawa nila ay pinapalitan na lang nila ng 2 layers. So, ang problema ngayon, magbabago na yung tunog. Dahil paano ba naman magno-normal yan eh, ang layo ng gap ng pole tsaka yung permanent magnet. Tapos isasalpak mo dyan yung 2 layers, eh syempre ang luwang-luwang. Kaya syempre yung may-ari, yung mga tumer natin, mga kliyente natin, magtataka kung bakit nagbabago. Medyo lumalakas na yung ibang frequency, pero yung kanyang base ay humihina. Okay? Yun yung isa sa mga kadahilanan kung bakit. So at least ito na isi-share ko sa inyo, lalo na sa mga bago, na hindi lang pala iisang uri yung voice coil na ginagamit sa mga speaker. Okay? Dalawang uri pala. Yung 2-layer tsaka yung 4 layers. So okay, so hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.